Ang maga na lumalabas sa iyong katawan pagkatapos ng isang injury o ng pamamaga ay tinatawag na edema o pamamanas. Ito ay karaniwang nangyayari dahil may sobrang fluid na namuo sa tissues at maaaring maapektuhan ng anumang parte ng iyong katawan. Ang pagkakaroon ng pamamanas ay pinakakaraniwan sa mga binti at kamay. Sa ganitong kaso, ito ay tinatawag na peripheral edema. Ang pamamanas o edema ay madalas na isang side effect ng medikasyon, pagbubuntis, at mahabang panahon ng hindi pagkilos o paggalaw. Patuloy nyo lamang panoorin ang video na ito upang matutunan ang ilang mga simple ngunit epektibong lunas na maaaring gamitin para sa gamutan. Simulan na natin! Green tea. Ang green tea ay mayroong pampaihi o diuretic properties. Maaari itong makatulong sa pag-metabolize ng sobrang fluid sa katawan na siya namang tumutulong rin sa paggamot sa pamamanas. Kailangan mo ng isang kutsarita ng green tea extract, isang tasa ng tubig at honey. Ilagay ang green tea extract sa tubig at pakuluan sa isang saucepan. Magdagdag ng honey para sa lasa at inumin agad pagkatapos. Gawin ito ng 2-3 beses sa isang araw. Cranberry juice. Ang cranberries ay mayaman sa maraming minerals tulad ng calcium at potassium. Nagpapakita rin ito ng diuretic properties o pampaihi. Ang mga katangian na ito ay ginagawang napakuhusay na natural na lunas ang cranberries para sa gamutan ng pamamanas. Uminom ng 1 tasa ng cranberry juice 1 beses kada araw. Pineapple juice. Ang mga pineapple ay mayaman sa isang compound na tinatawag na bromelain na mayroong anti-inflammatory properties o panlaban sa pamamaga. Maaari itong makatulong sa gamutan ng pamamanas at sa mga sintomas nito. Kailangan mo ng 1/4 pineapple at 1 tasa ng tubig. Balatan ng pineapple at hiwain sa maliliit na piraso. Ihalo ito sa tubig gamit ang 1 mixer at inumin agad pagkatapos. Gawin ito ng 1 beses kada araw. Massage therapy. Ang pagmamasahe ay nagpapaganda sa sirkulasyon ng dugo. Maaari itong makatulong sa paggamot ng pamamanas. Kailangan mo ng 5-6 na patak ng anumang essential oil at 30 ml ng 1 carrier oil tulad ng coconut oil. Ihalo ang essential oil sa carrier oil at imasahe ito sa iyong binti sa loob ng 5-10 minuto. Gawin ito ng 2 beses kada araw. Tandaan na panatilihing nakataas o elevated ang iyong binti sa loob ng 15 minuto bago ang masahe. Ang paggawa nito ay sinisigurado na ang fluid na naipon sa namamanas na parte ng iyong katawan ay umatras. Bilang resulta, ang water retention sa apektadong area ay mababawasan. Turmeric. Ang turmeric ay mayroong 1 compound na tinatawag na curcumin na mayroong anti-inflammatory at detoxifying properties. Ang mga katangian na ito ay maaaring makatulong sa pamamaga at sakit na may kinalaman sa pamamanas. Kailangan mo ng 1 kutsarita ng turmeric powder at 1 baso ng gatas o tubig. Ihalo ang turmeric sa 1 baso ng maligamgam na tubig o mainit na gatas. Inumin agad pagkatapos. Maaari mo ring ihalo ang 1 kutsarita ng turmeric sa kaunting mga patak ng tubig upang gumawa ng paste. Ang paste na ito ay maaaring ipahid sa mga parte ng iyong katawan na apektado ng pamamanas. Gawin ang lunas na ito tuwing umaga at gabi hanggang sa mawala na ang pamamanas.
Apple cider vinegar. Ang apple cider vinegar ay mayroong maraming benepisyong pangkalusugan. Mayroon itong anti-inflammatory properties at mayroon ring potassium. Ang potassium ay maaaring makatulong sa fluid retention, habang ang anti-inflammatory properties ng apple cider vinegar ay makakatulong sa paggamot sa namamagang balat. Kailangan mo ng 2 tasa ng apple cider vinegar, 2 tasa ng maligamgam na tubig, at 1 malinis na tuwalya. Ihalo ang apple cider vinegar at maligamgam na tubig sa 1 mangkok. Isausaw ang malinis na tuwalya sa mixture at ibalot ito sa mga namamanas na parte. Ibabad sa loob ng 5 minuto. Ulitin ang proseso gamit ang mixture ng malamig na tubig at apple cider vinegar. Gawin ito ng 2 beses kada araw hanggang sa mawala na ang pamamanas. Vitamins. Pinaniniwalaan na ang mga bitamina ay nagpapabawas sa water retention at sila ay panlaban rin para sa pamamaga. Kaya naman, sila ay maaaring gamitin bilang panlunas sa pamamanas at sa mga sintomas nito. Ngunit wala pang siyentipikong pag-aaral ang nagpapatunay sa mga epekto nito. Kailangan mo ng 1 multivitamin supplement na mayroong vitamins A, C, E, at B-complex vitamins at trace minerals tulad ng magnesium, calcium, selenium, at zinc. Inumin ang 1 multivitamin na mayroon ng mga nasabing bitamina at minerals matapos mong magpakonsulta sa iyong doktor. Inumin ito ng 1 beses kada araw. Hot or cold compress. Ang paglalagay ng 1 hot compress ay nagpapaigting sa daloy ng dugo sa apektadong area. Binabawasan nito ang sakit at pamamaga na may kinalaman sa pamamanas. Gayon din ang 1 cold compress. Pinapamanhid nito ang apektadong area at binabawasan ang pamamanas at pamamaga. Kailangan mo ng malamig na tubig, maligamgam na tubig, at 1 malinis na tuwalya. Isausaw ang 1 malinis na tuwalya sa maligamgam na tubig. Ibalot ang tuwalya sa namamanas na parte. Ibabad sa loob ng 5 minuto at tanggalin. Ibabad ang tuwalya sa malamig na tubig at ulitin ang proseso. Gawin ito ng 2 beses kada araw hanggang sa mawala ang pamamanas. Crushed flax seeds. Ang flax seeds ay isang mayamang pinagmumulan ng omega-3 fatty acids. Ang fats na ito ay maaaring makatulong sa pagtataboy sa toxins mula sa katawan at paninigurado na ang organs ay maayos na nagtatrabaho. Kaya naman, ang flax seeds ay maaaring makatulong sa paggamot sa pamamanas sa pamamagitan ng pagharap sa pinag-uugatan nito. Kailangan mo ng 1 kutsarita ng dinurog na flax seeds. Ihalo ang dinurog na flax seeds sa 1 baso ng maligamgam na tubig. Inumin agad pagkatapos. Gawin ito ng 2 beses kada araw. Tea tree oil. Ang tea tree oil ay nagpapakita ng malakas na katangian ng analgesic o pagtanggal ng sakit at anti-inflammatory o panlaban sa pamamaga. Maaari itong makatulong sa paggamot sa pamamanas at sakit na may kinalaman rito. Kailangan mo ng tea tree essential oil at cotton pads. Maglagay ng 4 hanggang 5 patak ng tea tree oil sa 1 cotton pad. Ipahid ng dahan-dahan sa namamanas na area. Gawin ito ng 2 beses kada araw. Ginger tea. Ang ginger o luya ay mayroong 1 compound na natawag na gingerone na maaaring makatulong sa paggamot sa pamamanas. Kailangan mo ng 1 or 2 inches ng luya, 1 tasa ng tubig at maligamgam na gatas. Magdurog ng maliliit na piraso ng luya at pakuluan sa 1 tasa ng tubig. Salain at inumin ang mixture bago ito lumamig. Maaari mo rin nguyain ng 1 piraso ng luya o kumain ng 1 kutsarita ng pinatuyong ginger powder kasama ng 1 baso ng maligamgam na tubig. Gawin ito ng 1 beses kada araw.
Oregano oil. Ang oregano oil ay isang anti-inflammatory at antiseptic. Maaari itong makatulong sa pagbawas sa pamamaga at sakit na dulot ng pamamanas. Kailangan mo ng 5 hanggang 6 na patak ng oregano oil at 30 ml ng anumang carrier oil, maaaring almond oil or olive oil. Ihalo ang oregano oil sa isang carrier oil na iyong napili. Imasahe ang blend ng dahan-dahan sa apektadong area. Gawin ito ng 2 beses kada araw. Castor oil. Ang castor oil ay mayroong ricinoleic acid na nagpapakita ng anti-inflammatory properties. Maaari itong maging epektibo sa paggamot sa pamamaga na dulot ng pamamanas. Imasahe ang namamanas na mga parte ng iyong katawan gamit ang castor oil. Gawin ito ng 2 beses kada araw. Epsom salt bath. Ang Epsom salt ay tinatawag rin bilang magnesium sulfate na siyang mayroong anti-inflammatory properties. Maaari nitong mabawasan ang pamamanas at pamamaga. Kailangan mo ng 1 taso ng Epsom salt at tubig. Idagdag ang Epsom salt sa iyong panligong tubig. Ibabad ang iyong katawan dito sa loob ng 15 hanggang 20 minuto. Maaari mo rin idagdag ang kalahating taso ng Epsom salt sa 1 balde ng maligamgam na tubig at ibabad ang iyong namamanas na mga binti sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Gawin ito ng 1 beses kada araw. Mga sanhi. Ang pamamanas ay nangyayari kapag ang mga maliliit na ugat sa iyong katawan ay mayroong tagas. Ang fluid ay naiipon sa mga nakapaligid na tissues na siyang nauuwi sa pamamanas. Ang mga mild cases ng pamamanas ay maaaring resulta ng pag-upo o pamamalagi sa iisang posisyon sa loob ng mahabang oras, pagkain ng masyadong maraming maalat na pagkain, pagkakaroon ng premenstrual signs and symptoms, at pagbubuntis. Ang pamamanas ay maaaring isang side effect rin ng ilang mga medikasyon kasama na ang mga gamot para sa high blood pressure, non-steroidal anti-inflammatory drugs, steroid drugs, estrogens, at mga partikular na medikasyon para sa diabetes. Ngunit sa ibang mga kaso, ang pamamanas ay maaaring isang tanda ng mas seryosong nakatagong kondisyong medikal. Marami sa mga karamdaman na ito at kondisyon ang maaaring maging sanhi ng pamamanas, tulad ng congestive heart failure. Kung mayroon kang congestive heart failure, isa o pareho sa iyong lower heart chambers ay nawawala ang abilidad nilang mag-pump ng dugo ng maayos. Bilang resulta, ang dugo ay maaaring umatras papunta sa iyong mga binti, ankles at mga paa na siyang nagdudulot ng pamamanas. Ang congestive heart failure rin ay maaaring magdulot ng pamamanas sa tiyan. Minsan, ang kondisyon na ito ay nagdudulot ng pag-ipon ng fluid sa mga baga na maaaring mauwi sa kahirapan sa paghinga. Cirrhosis. Ang fluid ay maaaring maipon sa iyong abdominal cavity at sa iyong mga binti bilang isang resulta ng liver damage or cirrhosis. Kidney disease. Kapag mayroon kang sakit sa bato, ang sobrang fluid at sodium sa iyong sirkulasyon ay maaaring magdulot ng pamamanas. Ang pamamanas na may kinalaman sa sakit sa bato ay kadalasang nangyayari sa mga binti at sa paligid ng mga mata. Inadequate lymphatic system.
ang lymphatic system ng iyong katawan ay tumutulong sa pagtanggal sa sobrang fluid mula sa tissues. Kung ang sistemang ito ay nasira, halimbawa dahil sa cancer surgery, ang lymph nodes at lymph vessels na nagdrain sa isang area ay maaaring hindi makapagtrabaho ng maayos at magkakaroon ng pamamanas. Nagustuhan nyo ba ang aming video? Ano pang hinihintay nyo? Kayo'y mag-like at subscribe na! At syempre, huwag nyong kalimutang pindutin ang notification bell para sa agarang updates. Muli kami ang Karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!